Hindi ba si Susan ang babaeng yan? Di makapaniwalang tanong ni Dave sa kanyang asawang si Danny. Kagad na napatingin ang babae sa gawi kung saan nakatingin ang kanyang asawa. Oo nga no, pero anong ginagawa niya dito? Gulantang na tanong ni Danny nang makita ang presensya ng dalaga at mukhang napaka-elegante nito sa suot na damit. Ilang sandali pa'y nag-umpisa ng event forum. Masaya ako na dumating kayong lahat sa event na ito, na talagang napakahalaga sa amin. Masaya ako na ipakilala sa inyo ang nag-iisa naming anak na walang iba kundi si Susan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! O Susan, galingan mo dito sa trabaho ah. Huwag kang patanga-tanga. Wika ni Billy kay Susan. Oo naman, ginusto ko ito saka, di ba nga, punishment ko ito kaya dapat lang na patunayan ko na kaya ko. Nakangiting wika ni Susan sa kaibigan na si Billy. Siguraduhin mo lang ah, baka mamaya, mapahamak pa ako ng dahil sa'yo. Wika ni Billy kay Susan. Ay sus, takot na takot ka ano? Nakangiting panunod yun ni Susan sa kaibigan. Aba natural, baka mawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Wika ni Billy. Ano, mag-aasara na lang ba kayo dyan? Go ahead, magtrabaho na kayo. Masungit na wika ng manager nila Susan at kaagad na nag-umpisa ang mga ito sa kanilang trabaho. Naging maayos naman ang umpisa ni Susan sa kanyang unang araw sa trabaho at mabilis naman itong natuto sa kanyang mga dapat gawin. Hanggang sa tumagal na nga si Susan sa kanyang trabaho at nasanay na ito. Hanggang isang araw, aligagang aligaga sila Susan dahil sa dami ng customer. Susan, kaya mo pa ba? Pawis ka na oh. Wika ni Billy kay Susan. Carrie yan, last naman na to eh. Ito na lang ang isa-serve ko doon sa mayamang lalaki at makakapagpahinga na din ako. Sagot ni Susan kay Billy. Bagamat nahihirapan at pagod nang nagpatuloy pa din si Susan. Hanggang sa nireserve na nga ni Susan ang huling pagkain para sa isang mayamang lalaki na siyang target din ng kanilang amo para maging kasosyo sa negosyo. Susan, ano pang hinihintay mo? Go na, naghihintay na ang customer. Wika ng manager nila Susan at kaagad na kumilos ang dalaga. Nagmamadaling nagtungo si Susan patungo sa table ng customer. Ngunit isa na sadyang natapilok ito at sakto naman na tumayo ang mayamang lalaki at naibuhos sa damit nito ang lahat ng pagkain. What the hell? Are you blind? Hindi mo ba ako nakita? Alam mo ba na ang damit at sapatos ko na nadumihan mo ay mas mahal pa kaysa sa buhay mo? Sigaw ng lalaki at doon ay naging agaw attention si Susan sa lahat. Pasensya na po sir. Hindi ko naman po sinasadya na may ibuhos ko sa iyong mga order mo. Lilinisin ko na lang po. Pasensya na po. Paghingi ni Susan ng tawad at naiyak na ito dahil sa pagkapahiya. Lilinisin? Ano, lalaban mo itong damit ko ng cheap new detergent? Nasaan ang manager nyo at kakausapin ko? You ruined my day. Galit na wika ng lalaki at doon ay lumapit ng manager nila Susan. Nangangatog naman na napayuko si Susan dahil ngayon lamang siya napahiya ng ganun sa buong buhay niya at sa tagal niya nang nagtatrabaho doon. Yes, sir. May kailangan po ba? Kahit ano po sabihin mo lang. Teka, what happened to your suit? Susan, Harry, kumuha ka ng tissue. Wika ng manager ngunit mabilis na sumagot ang lalaki. Your dumb waitress make this to me. Alam mo ba na lahat ng order ko napunta dito sa suit ko? Na mas mahal pa sa pagkatao niya? Wika ng lalaki at masamang tumingin kay Susan na ngayon ay nakayuko at nangangatog dahil sa takot. Apology to him, Susan. Wika ng manager. I am sorry, sir. Mabilis na wika ni Susan at umiyak na tumingin sa lalaki. Do you think madadala niyo ako sa ganyan? Lumhod ka sa harapan ko. At sabihin mo na lang na wala kang kwentang waitress. Utos ng lalaki. Pero sir, sobra-sobra naman po iyon saka
Di ko naman po yan sinasadya. Pangangatwira ni Susan. Then fire this woman. Hindi niya mahal ang kanyang trabaho kaya ganun siya. I won't tolerate this behavior. Wika ng lalaki at napatingin na lamang si Susan sa kanyang manager. Go ahead, Susan, do it. And tell it. Wika ng manager ni Susan at napayuko na lamang ang dalaga. Napapaisip si Susan kung bakit napaka-unfair ng mundo para sa mga kapuspalad at mayayaman. Doon ay nilunok ni Susan ang kanyang pride sa kadaan-daan na lumuhod sa harapan ng lalaki at nagduran. Pasensya na po. Isa akong walang kwentang waitress. Umiiyak na wika ni Susan. Akala ng dalagay, sapat na iyon para sa lalaki. Ngunit tila ba hindi ito nasiyahan? Bakit bumubulong ka? Shout it! Sigaw ng lalaki kay Susan at napapikit na lamang si Susan. Wala kang kwentong waitress. Sigaw ni Susan at napailing na lang ilang mga customer sa pagpapahiya ng lalaki kay Susan. Good. Next time ayusin mo ang trabaho mo para di ka napapahiya. Wika ng lalaki kay Susan at nilagpasan nito ang dalaga. Napaiyak na lamang si Susan habang pinupunasan ang mga dumi sa kanyang harapan. Pakiramdam ng dalagay, natapakan ang kanyang pagkatao dahil sa nangyari. Gayunpaman ay, hindi na lamang yun inintindi ni Susan dahil alam niya na may balik sa isang tao ang ganong kaugalian. Matapos ang pangyayaring iyon ay, kagad na naghilamos sa banyo si Susan at pinagmasdan ang kanyang sarili. Bugto ang kanyang mga mata dahil sa kanyang pag-iyak. Susan, ayos ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ng kanyang kaibigan na si Billy. Kahit na hindi maayos ay, tumango na lamang si Susan. Dahil ayaw na din ng dalaga na makarating sa kanyang ama ang nangyari. At ayaw na din ng dalaga pa na pag-usapan ng bagay na iyon. Ayos lang ako, Billy. Napahiya man ako pero... Ayos lang, kasalanan ko din naman yun. Kasi di ako nag-iingat. Wika ni Susan sa kaibigan at pinipigil nito ang kanyang sarili na maiyak muli. Sigurado ko ha. Grabe naman kasing sama ng lalaking yun. Akala mo kung sino? Diyos ba siya? Para luhuran kung ako yun? Di bali mawalan ako ng trabaho. Baka nga dinuraan ko pa yun eh. Bastos kung bastos. Eh kung di siya marunong rumespeto, bakit ko siya rerespetuhin? Wika ni Billy at gigil na gigil ito habang sinasabi ang bawat salitang kanyang binibitawan. Napabuntong hininga na lamang si Susan dahil sa itinura ng kanyang kaibigan. Hayaan mo na yun, Billy. Tapos na din naman. Ang mga ganong tao hindi magtatagal sa buhay na meron sila ngayon. Iniisip ko kasi kanina na baka kapag tinaasan ko ang pride ko, pati ikaw madamay. At ayun ang ayaw ko. Kaya kahit na para bang ang baba na nang ginawa ko sa pagkatao ko, ayos lang. Kasi niniwala ko na ang taong nagpapakumbabay, siyang pinagpapala ng Diyos. Hayaan mo na yun. Tapos nang mahalaga, okay ako. Wika ni Susan at matamis nang umiti sa kaibigan. Ayos, napakabait mo talaga. Wika ni Billy at ngumiti din pabalik kay Susan. Matapos ang pag-uusap na iyon ay, balik trabaho sila Susan. At kinausap ng kanilang manager ang dalagang si Susan. Susan, I am sorry for what happened to you. Hindi ko akalain na ganun ang ipapagawa sa'yo ni Mr. Ford. Pero good job to you dahil pinakita mo na mahal mo ang trabaho mo. Even you do something, ha? Ayoko na lang sabihin. Humihingi ako ng dispensa sa'yo dahil wala akong nagawa to fight for you. Natakot lang din ako mawalan ng trabaho. Wika ng kanilang manager at humingi ng dispensa kay Susan. Ayos lang po, manager. Alam po naman po na ginawa mo lang iyong trabaho. Wala ka pong dapat ikahingi ng tawad. Ayos lang po ako. Sa susunod, hindi na po iyon mauulit. Wika ni Susan at kahit papaano ay nabawasan ang sakit na nararamdaman ng dalaga dahil sa paghingi ng pasensya sa kanyang manager. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi naman muling bumalik pa ang mayamang lalaking iyon sa restaurant na pinagtatrabahuan ni Susan. Kinalimutan na lang din ni Susan ang nangyari at nagpatuloy sa kanyang buhay. Love, kumusta ang trabaho mo? Tanong ng nobyo ni Susan na si Hiro. Matamis na ngumiti si Susan sa kanyang nobyo at nagduran. Maayos naman. Teka, bakit parang bihis na bihis ka? Anong meron?
itsura na tanong ni Susan kay Hiro. Naisip ko na ipakilala ka kay Mom and Dad. Total engaged naman tayo. Gusto ko sana na before natin ayusin ang wedding ay may ipakilala kita sa kanila. Lalo na ilang beses na tayo nag-set ng date para sa kanila. But they are always busy. Eh ngayon, si Mom na mas mong nagsabi at naganda sa bahay. They want to meet you. Chika ba? Tura ni Hiro kay Susan. Sure, pero kailangan ko munang dumaan sa apartment para magbihis. At mag-ayos ng sarili, ayoko namang humarap sa mga magulang mo na ganitong hitsura ko, nakakahiya. Tura ni Susan at hinawakan naman ni Hiro ang kamay ng kanyang nobya. Ayos lang yan, Susan. Kahit ano pang amoy mo o itsura mo, tanggap kita. Malambing na wika ni Hiro kay Susan. Napangiti naman si Susan sa kanagturan sa kanyang nobyo. Ikaw yun. Dahil sanay na tayo sa isa't isa, mamaya, ano pang sabihin ng mga magulang mo? Sige na, uuwi muna ako. Kung gusto mo sumama ka muna, saglit lang naman ako. Wika ni Susan at tumango naman si Hiro. Then kung ganun, tara na, nang makapaghanda ka. Wika ni Hiro at pinagbuksan ng pinto ng sasakyan si Susan. Pagdating sa apartment ni Susan ay napaupo sa lapag si Hiro at sanay na ito sa simpleng pamumuhay ng dalaga. Love, may upuan dyan. Iyon ang upuan mo. Madumi ang lapag dahil di pa ako nakakapaglinis. Wait, eh gusto ka bang inumin o kainin? Anything you want, just tell me. Wika ni Susan at pili yung umiti naman si Hiro. Kiss mo, yun ang gusto ko. Pagbibiro ni Hiro kay Susan. Kiss? Teka, meron ako dito. Wika ni Susan at kinuang junk food na kiss. At inihagis yun kay Hiro, sabay tao sa binata. Eh, kiss mo ang gusto ko, hindi ito. Reklamo ni Hiro na tila ba isang bata. Hay nako, kiss ko naman iyan ah. Puro kakalokohan. Sige na, hintayin mo na ako dyan. Maliligo lang ako. Wika ni Susan at kaagad na pumasok ito sa banyo at naligo. Ilang sandali lang ay natapos din si Susan sa kanyang pagligo. At nagbihis na ito kaagad. Paglabas ng dalagay, pinunasan ito ang kanyang buhok. Ang bangubango naman ng soon-to-be wife ko. Amin na yung towel, ako nang pupunas. Saka wala ka bang blower dito? Huwag kang masasanay na tatalin ng buhok na basa. Masisira itong maganda at shiny mong buhok. Wika ni Hiro kay Susan. Ay sus, naghanap po ng blower. Alam mo naman na tipid ako, diba? Ang laki ng kuryente ko. Kapag may blower ako, saka electric fan lang ang katapat niyan, tuyo agad. Pangangatwira ni Susan at ngumisi pa ito kay Hiro. Napailing naman ng binata sa kanagturan. Sabi ko naman sa'yo na magsasama tayo sa isang bahay para naman hindi ka ganito masyadong tipid sa sarili. Wika ni Hiro kay Susan. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng magsama hanggat hindi tayo kasal. Ano na lang isasabihin ng mga magulang mo? Ayokong isipin nila na umaasa ako sa'yo. Gusto ko na ipakita na kahit ganito lang ang buhay na meron ako ay masaya tayo. Marunong makontento sa kung anumang biyayang ipinaggaloob ng Diyos. Sige na, masyado na tayong madrama. Mag-aayos lang ako ng sarili, saglit lang ito. Wika ni Susan at matamis na umiti kay Hiro. Kaagad na nagtungo sa kanyang silid si Susan at doon ay inayos ang kanyang sarili. Sinuot ni Susan ang kanyang simpleng bestida na regalo sa kanya noon ni Hiro. At nag-ayos lamang ito ng simpleng ayos na bubanggay sa kanyang suot-suot na simpleng bestida. She looked gorgeous, aking binibini. Wika ni Hiro kay Susan at inilahad ang kanyang kamay upang alalayan ang dalaga. Ayan naman siya. Treat me like a cold. Huwag mo akong gawing prinsesa. O kahit ano pa. Mas gusto ko ang casual lamang. At least alam natin na mahal natin ang isa't isa. Isa yun sa pinakamahalaga sa lahat. Hindi importante kung anong bagay na nakukuha natin sa isa't isa. Ang mahalagay, mahal natin ang isa't isa. Nakangiting wika ni Susan at matamis na ngumiti kay Hiro. Alam mo ikaw, Susan, grabe yung love na meron ka. Sobra akong natouch ang mga sinasabi mo at mas lalo pa kitang minamahal dahil dyan. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang babaeng minahal ko. I will always choose to love you and care you. I love you.
matamis na tura ni Hiro sa kasintana si Susan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa pagpili sa akin. Mahal din kita, Hiro. Wika ni Susan at hinalikan ng dalawang labi ng isa't isa. Matapos ang pangyayaring iyon ay, nagtungo na sa tahanan nila Hiro ang dalawa. Sa kabilang banday, naghanda na ang mga magulang ng binata para sa pagdating ng dalawa. Dave, handa ka na ba na mamitang babaeng pakakasalan ng ating anak? Tanong ni Danny sa asawang si Dave. Hindi ganun ka-excite. Ay kakaiba akong nararamdaman. I don't know, but I just feel my instinct. Wika ni Dave at napatango-tango naman ang asawa nitong si Danny. Ako excited na ako to meet her. Lalo at, base sa mga kwento ng anak mo ay, isang mabuting babaeng papakasalan ng anak natin na si Hiro. Nakangiting wika ni Danny. Well, in that case, I am excited too. Nasa na nga ba sila Hiro at fiancé niya? Tanong ni Dave at doon ay, sakto naman ang pagpasok nila Hiro at Susan. Ma'am, Dad, we are here. Magilaw na wika ni Hiro sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito. Nahuli naman si Susan dahil inayos pa nito ang kanyang damit at nakayo kong pumasok dahil sa pag-aayos sa kanyang suot. Oh, mabuti naman at nakarating kayo. Wika ni Dave at tinitigan nito si Susan na tila ba kinikilala ang dalaga. Ma'am, Chad, this is Susan, my fiancé. Wika ni Hiro at Donay, nag-angat ang tingin si Susan. Nanlaki at nagulat ang dalaga nang mapagtanto na ang ama ng kanyang fiancé at ang lalaking mayaman na yumapak sa kanyang pagkatao sa restaurant ay nag-iisa lamang. You. I remember you. Ikaw yung tatanga-tangang waitress, right? Matapang insultong tanong ni Dave si fiancé ng kanyang anak na si Susan. Dave, watch your words. Yeah, maupo muna kayo ni Hiro. I prepared a lot of foods for us. Nakangiting wika ni Danny sa mga ito at sinamaan ang tingin ng kanyang asawang si Dave. Dad, ano itong sinasabi mo? Baka naman nagkakamli ka lang. At wag naman po sanang magsalita ng gayan kay Susan. She deserves to be respect. Litanya ni Hiro sa kanyang ama. Ayos lang, Hiro. Wika ni Susan at pinilit nitong maging okay sa harapan ng mga ito. So, kailan kayo nagkita ng asawa ko? Bigla ang tanong ni Danny. Napayo ko naman si Susan sa kasumagot. Hindi mo maganda ang unang pagkikita namin ni Tito. Nakayo kong wika ni Susan. Sa puntong iyon ay, tila ba nais na lamang ni Susan na magpalunok sa lupa. Maglaho na lamang na parang bula dahil nasa masasamang titig ng ama ng kanyang fiancé na si Hiro. Tito? Sino nagsabi sa'yo na tawagin mo akong Tito? Aba, hindi ata ako aware. Isa pa, pumayag ba ako na magpakasal kayong dalawa? Paano mo napaibig ang anak ko? Anong ipitakain mo sa kanya? Ginayumabo ba siya? O pinikot? I can't believe isang mababang uring katulad mo ang fiancé ng anak ko. Mas gugustuhin ko na lang na maging matandang binata si Hiro kung sa tulad mo lang din siyang maikakasal. Matapang husgang wika ni Dave sa dalagang si Susan. Hindi naman makapaniwala si Susan sa kanyang mga dadinig na panlalait mula sa kanyang soon-to-be father-in-law. Dad, fiancé ko si Susan. At pwede ba? Huwag mo siyang pagsalita ng mga ganyang salita. Masyado nang sobrang mga sinabi mo sa kanya. Wika ni Hero sa kanyang ama at nakakuyumpa ang kamao nito. Calm down. Dave, can you please watch your words? Kumain na lang tayo. Wika ni Danny ngunit hindi pa din paawat si Dave. Ano bang kailangan mo? Pera? Magkano ba? Magkano bang kailangan mo para layon mong anak ko? At para mawala sa buhay niya. I don't want you to be part of our family. A trash human. Gigil na wika ni Dave kay Susan. Doon ay hindi na napigilan pa ni Susan ang kanyang damdamin. Pasensya na po ha. Mawalang galang na po. Una sa lahat, yung nangyari sa restaurant ay
aksidente kung tutuusin, bayad na ako sa'yo nun. Dahil pinalhod mo ako sa paanan mo at tinapakan ang pagkatao ko. Isa pa, hindi ako basura gaya ng iniisip mo. At kahit na sino dahil may pinag-aralan ako. At kung hindi nyo matatanggap na gaya kong isang useless kamo sa pamilya nyo, mas lalong hindi ko matatanggap na maging isang kapamilya ang gaya nyong walang puso at matapobre. Nababalutan nga kayo ng ginto sa katawan, pero hindi nun matatakpan ng madumi nyong pag-uugali. I am sorry, hero, pero wala nang kasalang magaganap. I am sorry, ayokong maging dahilan para masira ang pamilya nyo. Wika ni Susan habang umiiyak. Saka nito hinubad ang engagement ring nila ni Hero at ibinigay yon sa binata sa kasawing umalis doon. Hindi naman makapaniwala si Hero na ginawa ng kanyang ama ang bagay na iyon. Why do you do that, Dad? Mahal ko si Susan at alam kong mabuti siyang tao. Bakit mo naman po siya ginanon? Are you out of your mind? Sa lahat ng yuyurakan mong pagkatawa, ang babaeng papakasalan ko pa. I can't recognize you, Dad. I'm leaving. Galit na tura ni Hero. Kapag lumabas ka sa pamamahay na ito ngayon, huwag na huwag ka nang babalik. Kahit na kailan, itatakwil kita bilang aking anak. Galit na pagbabanta ni Dave sa sariling anak. Wala akong pakidat. Hindi na kita kilala. Hindi ikaw ang dad ko. Dahil ang dad ko, mapagkumbaba at mabait sa kapwa, pero yung ngayon na nakikita ko, gahaman na sa pera. You're not my dad anymore. And I am not your son anymore. That's it. Galit ni Wika ni Hero at laagad nitong sinundan ang kasintahan si Susan. Ngunit nakaalis na ito. Hindi lubos maisip ni Hero na sasambitin ng kanyang amang mga katagang iyon at labis iyong ikinalungkot ng puso ni Hero. Ramdam niyang hinanakit sa puso ni Susan at alam ni Hero na masakit iyon para sa dalagang kanyang iniibig dahil tinapakan ng kanyang amang pagkatao nito. Nang dahil sa nangyayari ay umalis si Hero sa puder ng kanyang mga magulang. Kahit ilang beses pa itong kinausap ng kanyang inang si Danny, mas binili ni Hero na makasama si Susan. Doon ay namasukan si Hero sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Susan. Anong ginagawa mo dito? Gulantang na tanong ni Susan kay Hero. Nagulat ito sa pagsulpot ng binata sa kanyang trabaho. Well, katrabaho mo na ako dito. Look, Susan, mahal na mahal kita. At alam kong nasaktan ka ni Dad dahil sa mga sinabi niya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun ay suko na ako sa pagmamahalan natin. Wala akong pakialam. Kahit na maghirap pa ako, at least kasama kita, iyon ang mahalaga sa akin. Wala akong pakay kahit na itakwil pa ako ni Dad. Ang mahalaga, makasama ko yung babaeng mahal ko at ikaw yung Susan. Wika ni Hero at niyakap nito si Susan. Naiyak naman ang dalaga sa sinabi ni Hero. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya, sinasabi mo lang yan. Kapag nahirapan ka na, iiwan mo din ako. Wika ni Susan kay Hero. Ngumiti naman si Hero kay Susan at isinuot sa dalaga ang sinsing na kanyang ibinigay. Hinding-hindi mangyayari ang bagay na iyon. Alam ko kahit anong hirap ang ating pagdaanan, basta magkasama tayo at nagtutulungan, malalampasan natin ang lahat ng pagsubok na dadating sa ating buhay. Pangako yan. Wika ni Hero at hinalikan sa noo si Susan. Naging masayang dalawa sa kanilang pagsasama. Magkasamang nagtatrabaho ang dalawa at nagdadamayan sa lahat ng suliranin na dumating sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang linggo, akala ni Hero at Susan ay mananahimik ng kanilang buhay, ngunit laking gulat nila nang makita ang mga magulang ni Hero. Sabi ko na nga ba, dito kita matatagpuan. Ipagpapalit mo talaga ang kayamanan natin para sa basurang katulad ng babaeng ito? Gumising ka nga, Hero, sa kaibangan mo? Galit na wika ni Dave sa kanyang anak na si Hero. Kagad na lumapit ang manager kay La Susan. Mr. Ford, excuse me lang po. Oras kasi nga ng trabaho ng anak nyo. Pakiusap lang po. Huwag po kayo mag-iskandalo dito. Please. Hiwalay po ang personal issue nyo sa trabaho. Be professional naman po. Wika ng manager kay Dave. How much do you need? Fire this woman and my son. I want them to live like a hell. Galit na wika ni Dave. Doon ay hindi na napigilan pa ni Susan ang kanyang sarili.
A good reputation is more valuable than money. Your reputation is built on the foundation of your character. It entails the words you speak and actions you take. Take care of your character above all things, and your reputation will take care of itself. Hindi porket madami kang pera, Mr. Dave. Lahat na lang bagay ay madadaan mo sa pera. Ang reputasyon ang mas mahalaga. Palagi mo na lang sinasabi sa akin na isa akong basura. Pero sa tingin mo po ba, ay yung ginagawa mo ay hindi isang basura? Kung isa lang akong basura, bakit nagsasayang ka ng oras para sa kagaya ko? Pasensya na. Kung akong pinili ng anak niyo, di ko naman siya pinipilit eh. Pero baka po kasi nasa inyong problema at hindi sa akin. Mahabang litanya ni Susan at hindi na nito napigilan pang kanyang sarili na sagutin ng mga magulang ng kanyang fiancé. Ababastos ka! Ito bang pinagmamalaki mo, Hero? Galit na galit na wika ni Dave. At sasampalin na sana nito si Susan, ngunit pinigilan ito ni Hero. Tama si Susan, Dad. She make me choose. At pinili ko lang ang nakikita kong tama. Please, huwag mo nang ipahiya pang sarili mo. Umalis na lang kayo. At kahit ano pang gawin nyo, wala na kayong magagawa pa para paghiwalayan kami ni Susan, because I choose her. Kahit napahirapan nyo pa kami, mananatili kaming matatag. Kahit alam namin na nanindigan lang kami sa tama. Please, umalis na lang kayo, Ma'am, habang kinikilala ko pa kayo bilang magulang ko. Tura ni Hero sa kanyang mga magulang. Let's go, Dave. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wika ni Danny at humingi ito ng pasensya kay La Susan, ngunit wala doon pakialam si Hero. Pasensya na po sa nangyari. Paghingi ng dispensa ng manager sa mga customer na naperwisyo. Pasensya ng manager kung naulit na naman po. Paghingi ni Susan ng pasensya sa kanilang manager. It's okay. You do a great. Mabuti na lang at sumagot ka na. Hindi na din kasi tama ang ginagawa nun. Even customer sila. O kaya magulang yung fiancé mo. Di naman yung dahilan para ipahiya ka nila. Wika ng manager kay Susan. Ngumiti naman si Susan saka bumalik sa kanilang trabaho. Matapos ang araw na iyon ay ilang beses pa na nanggulo doon ang ama ni Hero, hanggang sa napag-isip-isip ni Susan na umalis na lamang doon sa kanilang pinagtatrabahuan upang umiwas na lamang sa gulo. Makalipas ang ilang buwan ay nagsama ang dalawa at ginamit ang kanilang ipon. Hindi man naging madali para sa kanilang mga nangyari, ngunit hindi nila iniwan ang isa't isa at nanatiling matatag. Hanggang isang araw, bis na bis si Susan. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Hero sa kanyang fiancé na si Susan. Pagbihis ka, aalis tayo. Wika ni Susan kay Hero at ibinigay ang isang tuxedo. Anong meron? Bakit kailangan na maganito tayo? Takang tanong ni Hero kay Susan at nagugula na napatingin sa dalaga. May nag-imbita sa akin sa isang event forum eh. Di ba kailangan formal doon? Paliwanag ni Susan kay Hero. Oo, pero kailangan ba numatin tayo doon? Takang tanong ni Hero. Natural, dahil sabi ng kaibigan ko, kapag dumalo tayo doon, madaming opportunity. Wika ni Susan at napangiti naman si Hero. Nakakahiya naman, pero sige, tara na doon, sayang ang opportunity. Nakangiting wika ni Hero at mabilis itong nagbihis saka inayos ang kanyang sarili. Sa kabilang banda ang mga magulang naman ni Hero ay dadalo din sa isang event forum kung saan ipapakilala ng presidente ng company ang kanilang unika iya. Sayang, at nagpakatanga ang anak natin sa isang waitress. Dismayadong wika ni Dave sa kanyang sarili. Wala tayong magagawa doon. Puso nang nanaig. At isa pa, kasalanan mo din naman kung bakit umalis ang anak natin sa puder natin. Paano ba naman eh? Pinagsalitaan ng ganun si Susan. Edi sana, nandito pang anak natin. Tapos di mo pa sila tinantanan. Edi ngayon, wala na tayong alam kung nasan si Hero. Wika ni Danny sa kanyang asawa. Wala na din naman akong pakialam kung nasan ang bastardong anak mo. Wala na din akong pake kung buhay pa ba sila. O patay na, magdusa sila. They deserve it. Hanggang ngayon, kumukulo pa din ang dugo ko sa babaeng iyon. Wika ni Diva at baka sa mukha nito ang inis at galit. Ano bang ginawa sa iyo ng mga bata para magalit ka ng ganyan sa kanila? Wala naman silang ginawa, di ba? Kung tutuusin, ikaw pang may atraso sa kanila
dahil inalipusta mo ang pagkatao ni Susan. Hindi ko din masisisi ang anak mo dahil nakita niya kung paano mo ipahiya ang kanyang nobya. At isa pa, narinig niya lahat ng panlalait mo dahil ginawa mo yun sa harap niya. Kaya ano pa nga bang aasahan mo, diba? Ikaw ang may kasalanan sa lahat kung tutuusin. Paliwanag ni Danny kay Dave. Enough na, Danny. Maghanda ka na lang para sa pag-alis natin. Nang sa ganun ay, dumating tayo doon sa tamang oras. Huwag mo nang subukan pang ipagtanggol sa akin ang bastardo mo, anak. At ang useless na babaeng kanyang pinili over us. Wika ni Dave at natigilan naman si Danny. Matapos sambitin ang salitang iyon ng asaway, hindi na lamang kumibo si Danny at nag-ayos ng kanyang sarili. Matapos ang paghahanday, sabay na umalis ang dalawa sa kanilang tahanan at nagtungo sa event forum. Pagdating sa mismong venue ay kaagad na natanaw ni Dave ang dalagang si Susan na mukhang yayamanin dahil sa suot-suot nito na eleganteng dress. Hindi ba si Susan ang babaeng yan? Di makapaniwala ang tanong ni Dave sa kanyang asawang si Danny. Kaagad na napatingin ang babae sa gawi kung saan nakatingin ang kanyang asawa. Oo nga no, pero anong ginagawa niya dito? Gulantag na tanong ni Danny nang makita ang presensya ng dalaga. At mukhang napaka-elegante nito sa suot na damit. Ilang sandali pa ay nag-umpisa ng event forum. Masaya ako na dumating kayong lahat sa event na ito, na talagang napakalaga sa amin. Masaya ako na ipakilala sa iyong nag-iisa namin na anak na walang iba kundi si Susan. Wika ng presidente ng kumpanya at di makapaniwala si Dave maging ang asawa nitong si Danny ng babaeng minamaliit at ipinahiya noon ni Dave ay nag-iisang anak ng kumpanyang kinukuhanan nila ng loan. Halos matuod sa kanyang kinaupuan si Dave dahil sa pagkabigla. Samantalang si Hero naman ay di makapaniwala sa kanyang nakikita dahil di niya sukat akalain ng simpleng babaeng minahal niya ay isa palang tagapagmana at nag-iisang anak ng isa sa mga pinakamayaman sa mundo. Doon ay matamis na ngumiti si Susan sa kanagsalita. It's my pleasure to meet you all. I just want to say, make yourself necessary and you will always be needed. If you want to feel successful, learn to create, innovate, or design something other people can use and need. You are more defined by what comes out of your mouth than what goes in it. The way you speak and the things you say have power. Speech gives us the power to create or destroy. You never really lose until you stop trying. Towards I can't never accomplish anything, I'll try. On the other hand, can perform wonders. Until you try, you don't know what you can do. Ako nasubukan ko matapakan ang pagkatao. I learned from it. Natuto ako na sa halip na patulan lahat ng masasakit na salitang ibinabato sa akin ay dapat lang nahayaan mo na lang. Wika ni Susan at matamis na ngumiti sa lahat. Yes, you are right, my daughter. You get more by giving more. Success doesn't result from how much you get, but from how much you give. If you want an abundant life, give as much as you can. Ika nga, kapag mapagkumbaba at mapagbigay ay pinagpapala. Dagdag pa ng ama ni Susan. Yeah, that's true. Great heroes are truly humble. Most of us underrate the importance of humility. It's an important skill because it keeps you teachable, regardless how much you already know. Forgiveness benefits to people, the giver and receiver. The bravest and the smartest thing you can do in a bad situation is to forgive and move on. Hindi mo kailangan na magpalamon sa galit mo. Mula sa nakaraan, sa halip na isipin na yun ay mag-move on ka na lang at iwanan ang nakaraan sa kahumakbang sa kasalukuyan. Makahulugan na tura ni Susan. Nagpalakpakan ng lahat dahil sa sinabi ni Susan. Samantalang si Dave naman ay natahimik sa kanyang kinaupuan. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig at nasaksihan. Don't allow grudges and grievances to add to the weight of carry on the road to your own success. The word impossible contains its opposite, impossible. What impossible may be a matter of a limited of point of view. Allow no limiting beliefs to restrict your outlook in life. Tamang sinabi ng aking anak, ano man ang estado mo sa buhay, huwag kakalimutan ang tumulong sa kapwa at higit sa lahat ay huwag makakalimot na lumingon sa iyong pinanggalingan. Everyone enjoy the night. Let's have some toast.
Wika ng ama ni Susan at itinas ang baso ng champagne. Tila isang tuod naman ang mga magulang ni Hero. Maging si Hero ay hindi pa din makapaniwala na ang babaeng kanyang pinilay, isang mayaman na dalaga. Matapos na magbigay ng mensahe para sa lahat ay, bumaba sa stage si Susan at lumapit kay Hero sa kamatamis na ngumiti. Surprise! Nakangiting Wika ni Susan sa binata. I didn't expect this. How a simple girl is a real princess. Isa kang pambihirang babae. How can I deserve a woman like you? Nakangiting Wika ni Hero at may bahid ng pagkagulat. You deserve to be loved, Hero. Ikaw ang unang pumili sa akin. Kahit na isang simpleng babae lang ako. Isang dihamak na basurang waitress. You fight for me and never leave me. Even over your family. Salamat, Hero, sa lahat-lahat. Pinatunayan mo sa akin na tunay at tapat ang pagmamahal mo sa akin. Wika ni Susan sa kanyang fiancé na si Hero. Dahil naman sa kahiyan at hindi matanggap ni Dave na ganun ang nangyari ay kagad itong umalis doon kasamang asawang si Danny. Matapos ang gabing iyon ay ipinakilala ni Susan si Hero sa kanyang mga magulang at doon ay tinanggap ng mga ito si Hero na tila ba parte na ng kanilang pamilya. Hindi ito hinusgahan ng mga magulang ni Susan at mainit na tinanggap sa kanilang pamilya. Matapos nun ay naghanda naman ang dalawa para sa kanilang kasal. Hindi mo ba iimbitahin ang mga magulang mo? Tanong ng ina ni Susan kay Hero. Nagpadala na po kami ng imbitasyon ni Susan. Sa kanila na po kung pupunta sila o hindi. Wika ni Hero sa ina ni Susan. Mabuti naman kung ganun. Ano man ang naging hidwaan yun ng mga magulang mo, palagi mong tatandaan, magulang mo pa din sila. Utang mo ang buhay mo sa kanila, kahit na malaki man ang naging kasalanan nila sa iyo at sa anak namin. Mas matanda sila sa inyo, palaging isa buhay ninyong pagpapakumbaba at pagpapatawad. Tura ng ama ni Susan at niyakap ang dalawa. Makalipas ang ilang buwan na paghahanday, dumating din ang araw ng mag-iisang dibdib si Susan at Hero. Kahit na masasakit na salitang natamo ni Susan mula sa mga magulang ni Hero, ay nagpakasal pa din ito sa binata. Matapos ang seremonya ng kasalay, dumiretso sa venue sila Susan at Hero. Doon ay isang bisita ang hindi nila sukat akalain na darating. At ito ang mga magulang ni Hero. Dala-dala ang munting regalo para sa bagong kasal. Bagamat nihiya ang mga ito ay, lakas loob na nagtungo doon sila Dave at Danny. Congrats sa inyo. Natanggap namin ang imbitasyon nyo. Sa totoo lang. Ayoko sanang magbunta. Hindi dahil sa pride, kundi dahil hiyang-hiya ako sa mga ginawa ko. At sinabi ko noon lalo na sa iyo, Susan. Parang wala akong mukhang maiharap sa inyo. Pero sabi nitong asawa ko, panahon na siguro para humingi ako ng tawad sa inyo sa lahat ng ginawa at sinabi ko noon. Sana mapatawad niyo pa ako. Wika ni Devat, napaluha na lamang ito dahil hindi ito makatingin sa dalawa. At pakiramdam ni Devay, wala siyang karapatan para patawarin. Gayunpaman, mainit pa din na tinanggap ni Susan si Lil Dave. Hope po natin balik-balikan pa ang nakaraan. Ang mahalagay, natuto tayo mula sa kamalian na ating nagawa. Magulang pa din kayo ng asawa kong si Hero. At kahit na nagkamali man kayo, hindi ibig sabihin nun ay wala na kayong chance para mapatunayan na nagbago na kayo. Hindi na mahalagang nakaraan dahil ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Ang ating nakaraan, gawin nating inspirasyon para mas gawing mabuti ang kasalukuyan at hinaharap. Matamis na wika ni Susan at nagyakapan ng mga ito. Magpasalamat araw-araw dahil iyon ang pinagmumula ng tunay na kapangyarihan. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ay nasa pusong nagpapasalamat. Magsanay na ibaling ang inyong mga saloobin patungo sa pagpapahalaga at pasasalamat. Dahil doon mo makikita ang iyong mga regalo, lakas at kapangyarihan. Kapag nakaharap ka sa tamang direksyon, ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy sa paglalakad. Kung ikaw ay sapat na mapalad na malaman kung anong gusto mo, maaari mong ilapat ang iyong hilig at palaging mahalin ang iyong ginagawa. Kung sumisikap ka pa rin matuklasan kung anong gusto mo, magpatuloy sa paggalugad. Aling mang paraan, manatiling matyaga at determinado. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, anong inyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po!
Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi niyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!